ito na guys yung steps and guides para dun sa pagiging au pair. Para sa mga gustong maging au pair, ito na po yung steps. Hi guys! Welcome back to my channel! Energy yarn. So ito na guys yung steps and guides para dun sa pagiging au pair. Para sa mga gustong maging au pair, ito na po yung steps. So, nilista ko siya para wala akong makalimutan. So, number one, passport. Kailangan may passport ka at saka dapat updated yung passport mo. So, may passport na tayo. Pangalawa, ito. Ito yung gagawin ninyo. Magpo-post kayo sa FB. Maglalagay ako dito ng mga example dyan sa FB. Meron ka. Parang meron dyan yung pinapakilala mo, yung sarili mo, tell me about yourself, ganyan. Tapos, kailangan, mabasa nila yon. Magaling ka sa childcare, ganyan. Sa FB, pwede kayong mag-post ng ganyan. May mga au pair group. Pero, i-ano nyo yan. I-follow nyo yung mga au pair group. Pwede yan. Tapos, bali pala yung list of countries na merong mga au pair is yung alam ko lang ha na legit talaga. Kasi may mga US, Canada, Austria, ganyan. Pero hindi ako sure kung talagang sila. Legit or talagang may kumukuha doon. Ang list of countries, Belgium, Germany, Iceland, Luxembourg, Netherlands, Norway, at saka Sweden. Ganon. Basta, tama ba yung pronunciation? Basta yun na yun. May post ka na. FB post. Meron ding mga agencies na pwede mong, pwede kang mag-apply. Ganon. May mga agencies. Ililink ko sa baba para malaman nyo kung saan yung mga agencies na yan na pwedeng dun ka mag-fill up ng form. Tapos, alam ko, kapag may host ka na, dun ka palang magbabayad. Parang ganun. So, tignan nyo yung link sa baba. Tapos, try nyo. Ilalagay ko. Then, nga pala sa FB post, yung mga sa Facebook, may mga host family din na nagpo-post na kumukuha rin ng au pair. Kaya nga lang, may iba doon, scam. Kaya, alam nyo na, kapag giningan kayo ng pera, scam yun. Okay, huwag kayong masyadong funny, ha? Paniwalain, ganun. Referral. Ayan. Referral, ibig sabihin, yung parang may kakilala ka rito. Yung mga kaibigan ka na au pair din. Pwede ka nilang i-refer sa host family na kukuha ng au pair na, ito po, friend ko, ganyan, sa Pilipinas, ganyan. Ganyan, pwede ka nilang i-refer. Pero sa akin, huwag muna kasi wala pa ako isang buwan, girl. Wala pa. Pero yon, pag may mga referral kayo, mga friends, ganyan, Ako wala pa akong lakas dito eh, kaya hindi pa ako pwede, ganun. Pero tutulungan ko kayo sa mga tips, ideas, ganyan. Tapos, direct. Pwede ka rin mag-direct. Halimbawa, yun nga, sa FB post. Tapos, may legit na host family na nag-message sa'yo. Ganyan, sa email mo or sa ano. Tapos, pwede yun, magda-direct na kayo, magpapalitan na kayo ng messages. Yun, pwede ka nilang kunin, may mga ganun, direct. So, una, FB post, agencies, ayan yung link sa baba, lalagay ko sa mga websites, referral, at saka direct. Doon ka pwedeng maging au pair, o makapag-apply bilang au pair. Yun, sa pagpapakilala mo ng sarili mo, sa pagpo-post mo sa FB post, sa agencies, yung mga ilalagay mong information, ganyan. Sa mga referral, direct, ganyan. Basta pag yung pagpapakilala mo sa family, tip ko lang ah. Huwag ka masyadong
parang bida-bida, ganun. hindi naman so sobrang ano. Basta yung parang ano ka, parang ilalagay mo lahat ng experience mo, ganyan. Ano, ang tip ko lang, kahit isang experience, ganyan, ilagay mo. Kasi, magkakaproblema ka niyan pagdating sa pagkuha mo ng visa. Kasi, syempre, yung dito, sa pagiging au pair, di naman kalakihan yung sahod. Tsaka, itatanong kasi yan pag kukuha ka na ng visa. Kung bakit, ano, pagdating dito sa Pilipinas, laki naman ng sweldo mo, may mga experience ka, ba't ka pa magiging au pair? Parang ganun. Pangalawang tip ko, sa pagpo-post nyo sa mga Facebook, ganyan, kung maaari, ano, maglagay kayo ng pictures ninyo, hindi solo picture, ah. Ano, picture na may kasama kang bata, mga bagets, ganyan. Siguro blurred mo lang yung mukha, ganyan. Pero kung kamag-anak mo naman, pamangkin mo, ganyan. Post mo, ganyan. Kahit isa lang or dalawa. Okay yun. Kasi yung sa akin, pinost ko yung pamangkin ko. Hi, Ishan! Makikita nila na, ano ka, belong ka sa mga bata, ganyan. Ano, you blend in, ganyan. Char. Ayan yan. That's the yun. Ayun lang, yung dalawang tip ko. Yung pangatlo sa pag-i-interview na, pag nakuha ka na, ayun, so makukuha ka na, edi, may interview yan. Sa akin kasi ano eh, nag-message through WhatsApp. So, nag-email, tapos sa WhatsApp kami mag-uusap, video call, ganyan. So, magbibigay sila ng oras, ng araw, schedule. So, sa interview yon. Pag-i-interview ng sa host family, so yung schedule, kapag binigyan ka ng schedule, stick tayo doon, huwag ka mali-late. Okay? Sa pag-interview ng host family, ano, ayun, parang doon yung mararamdaman kasi na match kayo. Ganun. Ay, taray, match. Tapos, pag match na kayo, yung host family ang magde-decide kung kukunin ka niya o hindi. Ganun. Pero syempre, okay lang ma-reject. Okay lang yun. Basta, ano, dapat matuto tayo mag-antay. Ganun. Sana all mag-aantay, no? Tapos, pag interview na ng host family, dapat, bago ka humarap sa kanila, may notes ka. At ako kasi may notes ako nun. Siyempre, sinerch ko, ano yung au pair? Bakit gusto kong mag-au pair? Ganun ba? Yung alam yung pag nag-i-interview ka kahit dyan sa Pilipinas, pag mag-job interview ka, di ba? Dapat meron kang alam. Kumbaga may idea ka kung ano yung ina-applyan mong ganyan. Para pag tinanong ka, at least makasagot ka. Ganun. So, ganun din sa pag-i-interview ng host family. Ayan, nakuha ka na. So, ano, magpa-process na kayo yan. Unti-unti na yan. Pagka nakuha ka na, sasabihin na sa'yo, inform na sa'yo na nakuha ka, ganyan. Ikaw yung gusto nila, ganyan. Magpa-process na kayo. Andiyan na yung kontrata, yung health insurance. Pero, sila ang magpa-process niyan lahat. Lahat na yan. Yung enrollment para dun sa pag-aaral nyo ng language. Yan. Kasi nga, cultural exchange to eh. So, ayun na. Enrollment ng pag-aaral ninyo para sa language. So, yun na yun. Lahat na ng process. Pati visa. Yun. Pag natapos na lahat, kontrata, ganyan. Visa. So, yung visa, may mga interviews yan dito sa embassy sa Pilipinas. Yung mga interviews and biometrics. So, yon. Kapag nag-i-interview, tip sa pagkuha ng visa. Sa pagsagot sa para dun sa visa mo, approval of visa. So, pag sumagot ka sa magtatanong sa iyo, isang tanong, isang sagot lang. Isang tanong, isang sagot. Huwag masyadong huwag galingan masyado. Ganun. Tsaka direct to the point. Bawa, na-accept ka na, ganun. Aray, talakpakan, na-accept na. Di yun. Mag-wait ka na nung red ribbon ng kontrata mo. So, yung red ribbon ng kontrata mo, yung host family mo maglalakad dito niyan sa embassy dito. Di ba, dito sa Sweden, yung embassy natin dito
sila na mag-ano niya, mag-pa-process. Ayan. Pag ano, na-process na nila, natatakan na ng embassy natin dito, ipupunta na, papadala na nila yan sa'yo. So, antayin mo, siguro mga, ano, wala pang 1 week, ganyan. Papadala na nila sa'yo. So, makakakuha ka na ng, makukuha mo na yung, ano mo, yung kontrata mo, Red Ribbon. Wait, papakita ko. Ayan. Ganyan ang Red Ribbon. Ayan, ang Red Ribbon. So, yun. Pag pinadala na to sa'yo at nakuha mo na. So, guys, after mong makuha yung Red Ribbon mo, kailangan mong appointment para sa CFO mo, yung Commission on Filipino Overseas. So, yun. Kailangan yun para, kasi titignan yun sa ano, immigration pag nasa airport ka na. So, tapos mo magpa-CFO, mag-ibubok ka na ng ticket! Yuhuu! Ticket na siya, girl! Ticket ka na. So, host family mo na ang bahala dyan sa ticket. At, ang pinakalas mong, pinakalas step is mag-impake ka na. Kasi alis ka na. Okay? Okay ka na. Ganun. So, guys, sana makatulong sa inyo yung naging steps and guides ko at saka tips para maging au pair. So, re-reviewin natin na. Teacher yun. Ganun. So, number one, kailangan may passport ka. Bago o renew. Na-renew nyo. Pangalawa, kailangan mo mag-post sa FB, websites, ganyan. Then, pangatlo, yung sa interview para sa host family, yung mga tips ko doon. Ayan. Tapos, four, yung sa visa na. Yung mga tips ko rin. Yung sa pagkukuha ng visa. Number five, after visa, yung Red Ribbon, antay nyo lang naman yun. Then, tip ko pala doon, lagi kayong magbubukas ng email ninyo. Kasi mamaya, yung host family nyo, nag-update na sa inyo, di nyo pa rin alam. Yun pala yung tip ko doon. Tapos, six, yung CFO. Kailangan nyo magpa-appointment dyan sa CFO. Then, seven, yun na, mag-impake ka na kasi nakabili na ng ticket yung host mo. Okay? Then, tip ko, sa pag-impake nyo, magdala kayo ng mga anong pagkain, ganun. Patsit canton, ganyan. Ayan, kasi mamimiss nyo yun, super. Kasi wala akong nadala nun eh. And, yun na guys yung mga steps para makuha kayo bilang au pair. So, tandaan niyo yung mga tips at saka guides ko. And, mag-comment kayo kung may mga tanong kayo. Patuloy nyo akong supportahan sa aking pagbablog. Thank you so much. And, please like kung nagustuhan ninyo. And, please subscribe if you haven't yet. See you on my next vlog. Bye, guys!